ang ahas na prinsipe. Noong unang panahon, ay may isang matandang babae na nag-iisang nakatira sa isang syudad sa India. Napakahirap niya. Isang araw ay pumunta siya sa ilog para maglaba. At mayroon siyang dala na tansong palayok na palagi niyang ginagamit para lagyan ng tubig pabalik sa kanyang kubo. Ibinaba niya ang palayok sa ilog habang siya ay naglalaba. Pero nang buksan niya ang takip para ito ay punuin, ay may isang kumikislap na makamandag na ahas sa loob. Sa isip niya, dadalhin ko ang ahas na ito sa aking pag-uwi at hahayaan siyang patayin ako doon dahil ako ay mahirap lamang at nang-iisa at gusto ko nang mamatay. Nang marating na niya ang kaniyang kubo, ay itinumban niya ang palayok sa sahig. Pero kanyang ikinagugulat, imbis na ahas ay isang napakagarang kwintas ang nahulog palabas. Pinulot niya ito at nagmamadaling pumunta sa palasyo at iniregalo ito sa hari. Nang makita ng hari ang kwintas, binilan niya ito sa matandang babae at agad-agad ay ibinigay ito sa reyna. Kung saan ang kaniyang mga araw ay puno ng kalungkutan dahil wala siyang mga anak, ang reyna ay nagagalak sa magandang kwintas. At ikinandado ito sa kaniyang kaba ng mga alahas. Minsan, sa sumunod na mga araw, ay gusto niya itong tingnan muli. Pero nang buksan niya ang pinto, ay may nakita siya na kaniyang ikinagalak. Dahil nawala ang kwintas at sa kaniyang lugar ay may isang batang lalaki na nakahiga sa sutlang unan at nakatawa at masayang nakangiti sa kanya. O, napakalambing! Matagal ko nang gustong magkaanak. Ang batang ito ay ang pinakamagandang yaman kaysa sa lahat ng mga kwintas na nagawa. Dumaan ang mahabang panahon at ang bata ay lumaking isang binatang lalaki na ang kaniyang kagandahan at karunungan ay hinahangaan ng lahat. Ang kaniyang mga magulang ay sinimulang maghanap na mapapangasawa ng kanilang anak at sa huli ay napagkasunduan na ang kaniyang mapapangasawa ay isang magandang prinsesa na galing sa ibang bansa. Ngayon, ang matandang babae na nagbenta ng kwintas sa hari ay binigyan ng trabaho para maging tagapag-alaga ng batang prinsipe. Mahal na mahal niya masyado ang bata at sa kanyang hangal na pagmamataas, hindi niya mapigilang magyabang sa ibang mga katulong na mayroong kababalaghan sa kaniyang kapanganakan. Ang chismis na ito ay kumalat at nakarating ito sa pandinig ng mapapangasawa ng prinsipe. Puno ng kuryosidad, gusto niyang malutas at malaman ang lihim kapag nagiging asawa na siya nito. Ang prinsipe ay maamong kinausap ang kaniyang mapapangasawa pero hindi siya sinagot nito. Nanahimik lang siya sa loob ng mahabang oras habang ang prinsipe ay nagsusumamo sa kanya para magsalita. At sa huli, siya ay nagsalita, "Sabihin mo sa akin ang kwento ng iyong kapanganakan, mahal na prinsipe." Ang prinsipe ay napuno ng pagkadismaya sa kaniyang hinihiling. Kung sasabihin ko sa iyo, ay pagsisisihan mo kung bakit mo ako tinanong. Sa sumunod na mga buwan, ang kanilang mga buhay ay nanatiling ganito. Ang bawat isa ay lumalaking malungkot at namumutla sa kadahilan ng may lihim na namamagitan sa kanila. Sa wakas, ay hindi na ito nakayanan ng prinsipe at sinabi sa kanyang mapapangasawa, "Sa pagsapit ng hating gabi mamaya, isinusumpa ko na sasabihin ko sa iyo ang aking lihim, pero ito ay pagsisisihan mo sa buong buhay mo." Ang prinsesa ay masyadong natuwa sa kanyang narinig at hindi man lang pinansin ang kanyang babala. Sa pagsapit ng gabi, ay utos ang prinsipe na siyahan ang lahat ng kaniyang mga kabayo. At nang malapit nang sumapit ang hating gabi, ay isinakay niya ang kaniyang prinsesa papunta sa may ilog. Sa may tabing ilog, siya ay huminto at nagtanong sa walang katapusang malungkot na boses, "Gusto mo pa rin bang sasabihin ko sa iyo ang aking lihim?" "Oo." "Kung gayon, ngayon, ako ay anak ng isang hari ng isang malayong kaharian. At ako ay binago ng isang napakasamang sumpa at ginawang ahas." Ni hindi pa niya matapos sabihin ang huling kataga, ay nalugmok na siya sa lupa at naglaho. Ang prinsesa ay nakarinig ng kaluskos at nakita sa tulong ng aninag ng buwan ang isang ahas na dumausdos papuntang ilog. Tinawag niya ang kanyang mahal na bumalik at hanapin siya kahit saan. Pero ang gabi ay itinago ang kanyang lihim at ang kanyang prinsipe ay hindi na bumalik. Nang makita siya ng hari at reyna kinaumagahan, umiiyak siya at ang kaniyang mahabang buhok ay nakabuhaghag. Ang kaniyang mga paa ay may mga galos at dumudugo dahil sa mga bato na kaniyang naapakan sa gabing iyon. Sa paghahanap sa kaniyang asawa, ang hiling lamang niya ay magtayo sila ng templo ng itim na mga bato sa gilid ng ilog, kung saan siya ay maninirahang mag-isa at humalinghing para sa prinsipe.
Maraming taon na ang lumipas at naghihintay pa rin ang prinsesa sa pagbabalik ng kanyang asawa. Ni hindi siya umalis sa templo at ang kanyang mga tagabantay na nagmamasid sa kanya at walang pinahintulot ang makapasok sa loob. Pagkatapos, may isang umaga nang siya ay magising ay nakita niya na ang kanyang unan sa kanyang tabi na may bahid ng sariwang puti. Tinanong niya ang mga bantay kung may pumasok sa kanyang silid habang siya ay natutulog. Pero wala silang nakita ni isa. Sa ikatlong gabi, ang prinsesa ay determinadong hindi matutulog at magmasid. Kaya sinugatan niya ang kanyang daliri ng kutsilyo para hindi siya makatulog dahil sa sakit. Sa hating gabi, ay nakakita siya ng ahas na dumaos-do sa may sahig na may putik galing sa ilog na kumakapit sa kanyang mga balat. Umakyat ito sa kanyang higaan, itinaas ang ulo at humiga sa kanyang tabi. Sino ka at anong kailangan mo? Ako ang prinsipe, ang iyong asawa. At pumunta ako rito para makita ka. Muli. Ang prinsesa ay nagsimulang umiyak habang pinagmamasdan siya at habang nakatingin sa kanya ang ahas ay bumaba. Sa wakas, hindi ba sinabi ko sa iyo na magsisisi ka sa iyong pagkamausi sa habang buhay? Oo, pinagsisisihan ko na lahat hanggang ngayon at nag-iisa na lang ako, aking prinsipe. Wala ba akong magagawa para maibalik kita sa dati? Oo, may isang paraan. Kung masyado kang matapang na gawin ito, dapat kang maglagay ng isang mangkok ng gatas at honey sa lahat ng sulok ng silid na ito at lahat ng mga ahas sa ilog ay pupunta dito at iinumin ang gatas. At ang isa na mangunguna ay ang reyna ng mga ahas. Dapat kang tumayo sa kanyang harapan at sasabihin, O reyna ng mga ahas! Reyna ng mga ahas! Ibalik mo sa akin ang aking asawa! Pero kung matatakot ka at hindi siya pigilan, ay ipapanatili niya ako sa ilalim ng kanyang kapangyarihan magpakailanman. At hindi mo na ako makikita muli. Sa mga sinabi niyang ito, ang ahas ay dumaos-dos papalayo at naglaho sa may ilog. Sa sumunod na gabi, ang prinsesa ay gumawa ng 4 na mangkok ng gatas at inilagay sa bawat sulok ng silid. At siya ay tumayo sa may pintuan at naghintay. Pagsapit ng hating gabi, ay may malalakas na mga pagsitsit at mga kaluskos na nagmula sa may ilog. At sa kasalukuyan, ang paligid ay nababalot ng iba't ibang uri ng ahas. Kumikislap ang kanilang mga mata at kumakatal ang kanilang malatinidor na mga dila habang sila ay papalapit sa prinsesa. Pinangungunahan sila ng isang malaking kasindak-sindak na nilalang na isang reyna ng mga ahas. Ang mga bantay ay masyado natakot at tumakbo silang lahat papalayo at iniwan ang prinsesa na nag-iisang makatayo sa may pintuan. Masyado siyang namutla pero determinadong hindi siya tatakbo. Nang malapit na sa kanya ang nangungunang ahas, siya ay umiyak. O reyna ng mga ahas, reyna ng mga ahas, pakiusap, ibalik mo sa akin ang aking asawa. Pero ang reyna ng mga ahas ay kumilos papalapit hanggang ang kanyang ulo ay malapit nang dumampi sa pisngi ng prinsesa at ang kanyang maliit na masamang mata ay parang sumisiklab na apoy. Pero ang prinsesa ay nanatiling nakatayo sa may pintuan at muli siya ay umiyak. O reyna ng mga ahas, reyna ng mga ahas, pakiusap, ibalik mo sa akin ang aking asawa. Pagkatapos, ang ahas ay umatras at sumutsot. Bukas ay makukuha mo na siya. Nang marinig niya ang katagang ito, ang prinsesa ay namumutlang na lugmok sa kanyang higaan. Kinabukasan, hinubad ng prinsesa ang kanyang pangluksang damit at nagsuot muli ng magandang damit. Pinuno niya ng mga bulaklak ang templo at nang dumating ang gabi ay sinindihan niya ang mga parol sa hardin at ang templo ng mga kandila. At nang hating gabi, ang prinsipe ay lumapit sa kanya na nanggaling pa sa may ilog.
Tumakbo siya para salubungin ito at nagyakap sila sa sobrang tuwa at umibig ng masigit pa sa nararamdaman nila noon. Ang matandang hari at reyna ay umiiyak na may halong tuwa at nag-utos na simulan na ang pagsasalo at kasiyahan. Ang matandang babae na naging tagapag-alaga ng prinsipe ay masyado ng matanda para may magawa pa para sa mga bata kundi mahalin na lang ito. At ang prinsipe at ang prinsesa ay namuno pa sa buong lupain ng marami pang taon na may pag-ibig at karunungan sa kanilang mga puso. Ang Reyna ng Niebe. Si Gerda, isang magandang babae, ay nakatira sa kanyang lola. Ang mapapangasawa niya ay nasa kabilang bahay, ang pangalay Kay. Sa pagitan ng bahay ni na Gerda at Kay ay may maliit na daanan. Si na Gerda at Kay ay nagtanim ng mapupulang rosas doon bilang tanda ng walang hanggang pagmamahalan. Laging pinag-uusapan ang kanilang kasal. Pagkatapos, araw ng taglamig, nakaupo sila sa tabi ng halamanan nang umiyak ang lola ni Gerda. Tingnan nyo! Tinitipon ang Reyna ng Niebe ang kanyang snowflakes! Nagmadaling tumungo sa bintana si na Gerda at Kay. Tiningnan ni Kay ang Reyna ng Niebe mula sa bintana at inilabas ang kanyang dila. Huwag mong gawin yan, Kay! Paano pag nakita ka niya? Sige, baka puntahan ka niya. Pagkatapos, umakyat siya sa bintana at bumalik ng kwarto niya na nasa bahay niya, sa tabi mismo ng bahay ni na Gerda. Nang gabing yon, naghahanda na si Kay sa pagtulog. Naglakad siya papuntang bintana at sumilip sa labas. Napansin niya ang kakaibang mukhang snowflake. Nakita niya ang mabilis nitong paglaki, papalaki ng papalaki. Hanggang ito'y maging ang Reyna ng Niebe. Hawak-hawak nito ang plato ng mga candy na ang tawag ay Turkish Delights. Hindi ito kayang tiisin ni Kay. Kumuha ng isang dakot mula sa plato. Habang katakawang isinusubo niya to, hinawakan ng babae ang kamay niya at hinila siya mula sa bintana papunta sa karwahe. At biglang umalis ang grupo ng kanyang mga kabayo. Tiyak na takot si Kay. Ngunit pinabagal na mga kinaing candy ang kanyang pag-iisip at pangunawa. Kinaumagahan, dumating si Gerda upang bisitahin si Kay. Wala ito dito. Hinanap niya ito sa lahat ng lugar. Tumakbo sa nayon, ginalugad ito at umiyak. Nakita mo ba si Kay? Nakita mo ba ang aking si Kay? Ngunit wala kahit isa ang nakakita dito. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Huwag naman sana siyang namatay. Pakiusap, hindi sana siya namatay. Naniniwala ako na hindi! Tumingala si Gerda at nakita niya ang isang ibong maya. Kapag naghahanap kami ng pagkain, umuupo kami sa tuktok ng bubong. Nakikita namin lahat. Makikita namin siya, maliban na lang, kung nahulog siya sa ilog. Tatanungin ko muna ang diwata ng ilog. Maliit na bakas ng pag-asa ang lumiwanag sa puso ni Gerda. Kung nalunod siya, alam yon ang diwata ng ilog. Kaya, pumunta siya malapit sa ilog at sumigaw. Ilog! Ilog! Dumating ba si Keiko dito? Nahulog ba siya sa malalim mong tubig at nalunod? At nagpakita ang diwata ng ilog mula sa tubig na may matamis na ngiti at sinabi, Oh, mahal kong anak. Hindi, hindi pumunta dito ang mahal mong si Kay. Ngayon huwag ka nang umiyak. Kung gayon, nasan siya? Sana nga ay alam ko. Ngunit may isang matandang bruha nakatira katabi ng pampang ko. Baka mapagbigyan ka niya. Ngunit kailangan mong mag-ingat sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa aking mahal. Pwede mo ba akong dalhin doon? Bakit hindi? Sumakay ka sa aking maliit na bangka at dadalhin ka ng aking mga ago sa kubo ng bruha. At naglaho na ang diwata ng ilog at sumakay si Gerda sa bangka. Ang maliit na bangka ay tinangay ng pabilis ng mga agos. Pagkatapos, nakita ni Gerda ang isang munting kubo. Isang matandang babae ang uugod-ugod na lumabas. Kuba na ang matanda. At may daladala itong tungkod. Naglakad patungo sa gilid ng ilog ang matandang babae. Hinuli ang bangka gamit ang kanyang tungkod at hinatak papunta sa lupa. Tinulungan niya si Gerdang bumaba. At kahit natatakot si Gerda sa kakaibang matanda, determinado talaga siya na mahanap muli si Kay. Lapit ka at sabihin sa akin kung sino ka. Sinabi ni Gerda sa kanya ang lahat.
Nakita mo ba ang aking si Kay? Hindi. Ngunit baka mapadaan siya dito. Pumunta sila sa loob ng kubo. May tasa na puno ng magagandang cherry sa mesa. Huwag ka nang malungkot, Gerda. Ang iyong pag-ibig ay makakahanap ng paraan. Ngayon, kainin mo na yung mga cherries. Habang kumakain si Gerda, sinuklay ng matandang babae ang buhok niya. Nang gininto ang suklay, bumubulong habang nagsusuklay. Matagal ko nang nais ang apong katulad mo. Nakalimutan ni Gerda ang tungkol kay Kay. Dahil sa sumpang inilagay ng matanda habang sinusuklayan siya nito. Gusto ng matandang bruha na mamalagi siya dito na parang sarili niya. Makalipas ang ilang sandali, bumulong si Gerda. Dito na ako habang buhay. Ngunit isang araw, habang nasa hardin, napansin ni Gerda ang mga pulang rosas. Nagpaalala ito kay Kay. Ang alaala ni Kay ang nagtanggal ng sumpa ng matanda at tumakbo si Gerda sa may trangkahan ng hardin. Tumakbo siya hanggang sa hindi na niya kaya at tumigil sa may tulay na bato. Maya-maya'y napapaligiran na siya ng mga trolls. Ang mga ito ay nagsilapitan at hinuli si Gerda. Mataba siya at maganda at pinapakain siya ng mga buto at pulot. Tiyak na masarap yung tikman. Maglalaro muna kami. Ibibigay niya sa akin ang kanyang guwantes at magandang damit. Isang maliit na babaeng troll na halos kasing edad na Gerda ay malungkot ang mukha na nakatingin sa kanya. Hinawakan nito ang bewang ni Gerda at sinabi, "Hindi ka nila papatayin. Poprotektahan kita." Nagtawanan ang mga trolls at nagkasundo na ibigay kay Gerda ang maliit na troll. Ipinaliwanag ni Gerda ang nangyari sa kanya, kung gaano niya kamahal si Kay at paano niya ito mahahanap. Pagkatapos nilang kumain at uminom, naglakad sila sa ilalim ng batong tulay. Sa ibabaw nito, mahigit sa 100 ibon ang nagkunwaring tulog. Nakikinig at pinanonood sila. Nakita namin si Kay. Saan? Sa karwahe ng Reyna ng Niebe. Saan sila pupunta? Sa Lapland. May kastilyo ang Reyna ng Niebe doon. Nagseryoso ang munting babaeng troll. Tumango sa kanya at sinabi, "Tutulungan kitang makuha ang mahal mo." Pumunta ang babaeng troll malapit sa kanyang alaga, isang usa. Tiningnan niya ito at sinabi, "Tatanggalin ko ang tali mo. Tatakbo ka ng mabilis at dalhin mo itong magandang babae sa kastilyo ng Reyna ng Niebe. Tulungan mo siyang hanapin si Kay." Pagkatapos, pinutol ng munting troll ang tali ng usa at sinagurda at ang usa ay palayong lumipad. Tumakbo ito hanggang makarating sa kastilyo ng Reyna ng Niebe. At doon, ibinaba niya si Gerda. "Mula rito ay maglalakad ka na mag-isa. Andito lang ako pagbalik mo. Titiyakin ko na makakauwi kayo ng mahal mo ng ligtas." Naglalakad si Gerda sa labas ng matataas na kastilyong yelo ng Reyna ng Niebe. Nang biglay napapaligiran na siya ng libo-libong snowflakes na lumilipad sa paligid niya. Ito'y mga gwardya ng Reyna ng Niebe. Nagdasal si Gerda. Sobra talaga ang lamig at nakikita na niya ang sariling hininga. Lumalabas ito na parang usok mula sa bibig niya. Habang siya'y nagdadasal, padami na ng padami ang usok. Hanggang magkorteng mga munting anghel ito. Nang matapos na ni Gerda ang kanyang dasal, batalyon na ng mga munting anghel ang nakapaligid. Inatake nila ang mga snowflakes at nagsimula ang laban. Nagmadali si Gerda patungong kastilyo ng Reyna at natagpuan niya si Kay nasa loob ng mga dingding na yelo. "Kay! Mahal kong Kay! Natagpuan na rin kita sa wakas!" Si Kay ay halos nagyelo na. Nangangasul na mula ulo hanggang paa dahil sa sobrang pagkahilig niya sa Kending Turkish Delights. Wala na siyang nararamdaman na kahit na ano. Sa bawat oras ay pinapakain siya ng Reyna ng matamis, masama at malakas na gayuma. Niyakap siya ni Gerda. Tumulo ang mainit nitong mga luha na bumagsak sa dibdib ni Kay at tumagos sa puso niya. Tinunaw nila ang yelo na naging puso na ni Kay. Bumalik ang init ng kanyang katawan. Nakilala niya si Gerda at maligayang umiyak.
Gerda, saan ka nang galing? Matagal kang nawala! Kay! Hinanap kita, mahal ko! At nahanap din kita sa wakas! At naghawakan sila. Tumatawa at umiiyak sa tuwa. Ang tapat na usa ay naghintay sa kanila. Nang paparating na ang mga ito, lumuhod siya upang makaakyat ang mga ito sa likod niya. Umuwi sa kanilang tahanan na may galak at pasasalamat, maningning ang mga mata. Di nagtagal, nagpakasal sila at namuhay ng maligaya magpakailanman. Wakas. Ang isdang prinsipe. Nung unang panahon, mayroong mag-asawang hari at reyna na may dalawang anak. Ang panganay sa kanila ay hindi matangkad at hindi rin kagwapuhan na mayroong isang mata na nasa gitna ng kanyang noo. Samantalang ang bunso naman nila ay matangkad at makisig at may tindig na malaprinsipe. Paborito ng hari ang bunso kaya nagpasya siyang gawing tagapagmana ang gwapong nakababatang anak. Walang sino mang susunod sa isang maliit na taong may isang mata. Nagalit ang panganay na si Disa nang marinig niya ang sinabi ng ama. Akin lang ang kahariang ito. Kung hindi, dapat itong hatiin. Determinado naman si Matni, isang salamangkera at asawa ni Disa na makuha ang buong kaharian para sa asawa niya. Nagpahanda siya ng salo-salo at inimbitahan ang kapatid ng asawa niya. Sinabi niya sa asawa niya, "Pagkatapos ng hapunan, gusto kong isama mo ang kapatid mo sa balkonahe kung saan matatanaw niyo ang ilog. Gagawin ko siyang isang isda. Pagkatapos, pwede mo na siyang itapon sa tubig. Mawawala na rin siya dito sa wakas." Sumang-ayon naman si Disa. Pagkatapos nga ng hapunan, inimbitahan niya ang kapatid niyang sumama sa kanya sa balkonahe. Pagkatapos, binudburan naman ni Matni ng pulbos ang ulo ng bunsong prinsipe. Pagkatapos niyang gawin ito, naging isang maliit na isda ang prinsipe. Kinuha siya ng kanyang kapatid at inihagi siya sa ilog. Tumawa siya ng malakas sa tagumpay nilang plano. Mabilis ang mga pangyayari. Ni hindi na malayo ng bunsong prinsipe ang nangyari sa kanya. Pumipiglas pa siya bago siya tuluyang inanod sa mabilis na agos ng ilog. At doon niya napagtanto na nagpalitan niyo na pala siya bilang isang isda. Dahan-dahan siyang lumangoy hanggang sa kailaliman ng ilog. Nalaman niya na isinumpa siya ng salamangkerang si Matni, kaya gusto niyang makaalis at makalayo sa salamangkerang ito. Kaya siya ay lumangoy hanggang sa makaalis na siya sa kaharian ng kanyang ama. Tapos isang araw, nahuli siya ng lambat ng mangingisda at dinala siya nito sa palasyo ng isang hindi kilalang kaharian para ihanda sa hapunan nila. Hindi naman siya isang malaking isda. Kaya naisip ng tagapagluto na mas mabuting gawin na lang siyang isang alaga kaysa lutuin pa. Dadalhin ko na lang siguro ito sa kwarto ng Reyna. Wala siyang anak, kaya siguradong matutuwa siya rito. Tuwang-tuwa nga ang Reyna sa maliit na isdang dinala sa kanya at libang na libang siya dito. Ilang araw rin ang nakalipas, mas malaki na ang isda kaysa sa kinalalagyan niya. Kaya nagpagawa ng mas malaki ang Reyna para sa kanya. Nakakatuwa talaga ang isdang ito. Tatawagin ko siyang Neo, ang isdang prinsipe. Matapos ang ilang araw, mabilis na lumaki ang isdang prinsipe na kinakailangan na ng Reyna magpagawa ng mas malaking tangke kung saan dadaloy papasok ang tubig mula sa ilog, papaloob at papalabas. Ngunit isang araw, natakot ang Reyna na baka hindi na komportable si Neo sa bago niyang tirahan. Kaya tinanong niya ito, "Masaya ka ba rito, Neo?" Pagkatapos niya makapag-isip-isip, sumagot ang prinsipe. "Masaya naman po ako, mahal kong inang Reyna. Pero kung magkakaroon lang po sana ako ng asawa, mas magiging masaya ako. Nakakalungkot lang pong mag-isa lang ako dito. Wala akong makausap." Nagulat ang Reyna sa isinagot ng prinsipe, pero hindi naman niya talaga alam na hindi isang isda ang prinsipe. Tinuring na ng Reyna ang isdang prinsipe na parang isang tunay na anak. Hindi niya rin kayang makitang tanggihan ng anak niya nang mapipili niyang mapangasawa. "O sige, hahanap ako ng mapapangasawa mo agad at magpapagawa ako ng kwarto sa tirahan mo para sa kanya." Nakapagpagawa nga siya ng isang kwarto, pero hindi naman madali ang makahanap ng mapapangasawa ng isdang prinsipe. Alam ng lahat na alagang isda ng Reyna si Neo, at ang iba pa ay usap-usapan na lamang. Sabi-sabi pa ng mga taga roon,
na isa siyang isdang halimaw at gusto niya lang kainin ang mapapangasawa niya. Pero nagpadala pa rin ng mga mensahero ang Reyna sa malalayong lugar, kabilang na ang mayayaman at mahihirap. Pero walang kahit sinong magulang ang gustong ibigay ang anak nila para ipakasal sa isdang prinsipe. Kaya, naisip ng Reyna na magbigay ng malaking pabuya sa kung sino man ang papayag na ipakasal ang anak nila sa isdang prinsipe. Ngunit wala pa rin nangyari. Matapos ang matagal na panahon, sa wakas, nabalitaan ng fakir ang malaking pabuyang ginto at sinabi niya sa mensahero, "Pwede mo nang kunin ang panganay kong anak. Sigurado akong mas mapapabuti ang buhay niya roon kaysa rito. At yayaman din ako sa ginto." "Nasaan siya?" "Naroon siya sa may ilog naglalaba. Anak ko siya sa una kong asawa. Pinagtatrabaho lang siya dito ng kanyang madrasta at hindi siya pinapakain ng maayos." "Ibinibigay ko lang naman kung anong nararapat para sa kanya at yun lang ang dapat sa kanya. Sige, pwede mo siyang kunin. Gusto na talaga namin siya makaalis dito. Kung gusto siyang kainin ng prinsipe, sige lang." Ibinigay na ng mensahero sa fakir ang supot ng ginto tulad ng ipinangako at pumunta sa ilog kung saan nakita niya roon ang isang magandang dalaga naglalaban ng damit sa tabi ng ilog. Napaiyak ng tuluyan ang dalaga matapos niyang malaman kung ano ang tungkulin niya at nakiusap siyang magpapaalam muna sa isang matalik na kaibigan bago siya umalis. "Sinong kaibigan ba ito? Pinagmamadali na tayo ng Reyna." "Isa siyang kobra na may 7 ulo. Matagal ko na siyang kaibigan, bata pa lang ako." Umiiyak pa rin. Ang dalaga ay tumakbo sa pangpang at inilabas naman ng kobra ang 7 ulo niya sa butas na tinitirahan niya. "Alam ko na ang lahat, kaibigan. Sige na, tahan na. Kunin mo ang 3 batang iyon sa labas ng bahay ko at itago mo sa bulsa mo. Kapag nakita mong lumabas si Neo, ibato mo ang 1 bato sa kanya. Kapag tinamaan siya, siguradong lulubog siyang pailalim. Kapag nakita mong umahon pa rin siya, ibato mo ang 2 at lulubog ulit siya. Ibato mo na sa kanya ang 3 at magpapalit anyo siya. Mula isda, magiging prinsipe siya." "Ibig mong sabihin di siya isda?" "Anak siya ng 1 hari at nasa ilalim siya ng salamangka. Pero mababali mo ang sumpa sa paraan na sinabi ko sa iyo." Kaya, pinunasan ni Maya ang mga luha niya at sumama na sa mensahero papunta sa palasyo. Itinuro sa kanya ang 1 magandang kwarto na inihanda para sa kanya sa loob ng tangke kung saan nakatira ang prinsipe. Hinagkan siya ng Reyna at ang sabi niya, "Ikaw na nga ang dalagang hinahanap ko na gusto kong mapangasawa ng alaga kong si Neo." Pinapasok na siya sa maliit na kwarto. Doon siya naupo at naghintay ng matagal habang hawak niya ang mga bato sa kamay niya. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng rumaragasang tubig at alon na papunta sa pintuan niya. Nakita nga niya ang 1 napakalaking isdang lumalangoy papunta sa kanya habang nakabuka ang bibig nito. "Gusto kong makita ang mapapangasawa ko. Buksan niyo ang pintong ito." Nanginginig mula ulo hanggang paa sa takot, binuksan ni Maya ang pinto. Tapos ibinato niya ang 1 bato at pumasok ito sa lalamunan ng isda. Lumubog nga siya. Pero maya-maya pa, lumutang siya ulit sa ibabaw. Pagkatapos, ibinato ni Maya ang 2 at tinamaan ang isdang prinsipe sa ulo niya at lumubog sa 3 beses. Kinakabahan na si Maya dahil dumaplis lang ang 3 bato niya. Dulo lang ng palikpik ang tinamaan niya. Sa pagkakataong yun, hindi na lumubog ang isda at nagbago na ito bilang 1 makisig na prinsipe. "Naputol mo ang salamangka. Ngayon, mamumuhay na tayo ng masaya sa lupa at hindi na natin kailangan pang tumira sa 1 tangke ng mahabang panahon." At iniahon na nga sila mula sa tubig at dinala na sa palasyo kung saan nabuhay nga si Maya at ang prinsipe ng maligaya habang buhay. Wakas! Ang Mahiwagang Gilingan. Noong unang panahon, sa Ehipto, mayroong 1 dalagang ang pangalan ay Nur. Nagtatrabaho siya sa sakim niyang amo
na nagngangalang Anubis. Habang nakaupo ang amo niya Magdamag, nagtatrabaho naman si Nor at ang pamangkin niya sa hardin. Nanguha ng mga prutas at gulay si Nor. Samantalang si Nara at Seth naman ay nagbubunot ng damo. Pagkatapos nila magtrabaho, dinadala nila ang buslo ng pagkain sa amo nila. Ilalagay naman ni Anubis ang buslo sa timbangan. Hindi na masama. Pero sa tuwing hihingi ni Nor ang sahod sa amo niya, binubulyawan siya nito. Bumalik ka na lang bukas! Kaya walang nauwing pera si Nor. Dahil doon, wala siyang pambili ng pagkain sa mga pamangkin niya. Isang araw, nang tingnan niya ang platera, walang laman ito. Pupunta ako ngayon kay Ginoong Anubis para makahingi ng pagkain. Nagpunta nga si Nor sa bahay ng amo niya. Mismong amo niya ang nagbukas ng pinto sa halip na katulong. Ano bang kailangan mo? Marami pa akong ginagawa. Napasilip si Nor sa may hapagkainan. Nang makita niya ang masasarap na pagkain, lalo lang tumindi ang gutom niya. Manghihingi lang po sana ako ng konting pagkain. Gutom na po kasi ang mga pamangkin ko. Pagkain? Wala na, kulang na ito sa akin. Siya'y nagsinungaling. Umalis ka na nga. Kawawang Nor. Umalis na lang siya. Na walang dalang pagkain para sa kanya at sa mga pamangkin niya. Habang pauwi siya, may nadaanan siyang isang kuweba. Bigla siyang nakarinig ng mga tunog na may dumadaing. Nagmumula ito sa loob ng kuweba. Ano kaya ang tunog na yun? Para bang may dumadaing sa sakit? Isa pala itong Sir Popard. Naipit ito sa isang bato. Kaya naman napapasigaw ito sa sakit. Natakot si Nor noong una. Pero matapos niyang marinig ang sunod-sunod na daing nito ng sakit, nakaramdam siya ng awa. Nawala rin ang takot niya. Kaya kinausap niya ang Sir Popard. Paano kita matutulungan? Masyadong mabigat ang mga bato para mabuhat ko. Itinuro ng Sir Popard ang isang estante sa may sulok. Punong-puno ito ng makikinang na kayamanan. Kunin mo ang gintong gilingan at dalhin mo dito sa akin. Kinuha nga ni Nor ang gilingan at binigay sa kanya. Manood ka at makinig. Inikot niya ang hawakan ng gilingan. Habang iniikot niya, sinabi niya, "Gintong gilingan, tulungan mo ako pakiusap. Malalaman mo na kung anong kailangan ko." Habang binabanggit niya ang mga salitang iyon, may isang palang naroon sa tabi niya na nagsimulang humagukay ng mag-isa. Binuhat nito ang mabigat na bato. Bigla na lamang may lumitaw na isa pang pala. Naghukay din ito. May lumitaw pang isa. At isa pa. At dumami sila. Matapos ang ilang sandali, natapos na ng mga pala ang trabaho nila. Nagsalita ulit ang Sir Popard. Gintong gilingan, huminto ka na ngayon. Tumigil na sa paggawa ng pala ang gilingan. Sa wakas, malaya na ulit ang Sir Popard. Dahil tinulungan mo ako, ibibigay ko na sa'yo ang mahiwagang gilingan. Sambitin mo lang ang mahiwagang kataga at ibibigay nito ang lahat ng gusto mo. Nako! Maraming salamat! Ang Sir Popard ay nagpaalam na kay Nor. O huwag mong kalimutan ang mahiwagang salita para patigilin ang gilingan. Hindi yan hihinto hanggang hindi mo nasasabi ang eksaktong salita. Hindi ko kakalimutan yun! At mabilis siyang tumakbo pauwi para ipakita sa mga pamangkin niya ang mahiwagang gilingan. Nang makita ito ng mga pamangkin niya, hindi sila natuwa. Nasaan na po ang pagkain natin, Tia Nor? Magkakaroon tayo ng pagkain. Makinig kayo. Sinimulang ikuti ni Nor ang hawakan ng gilingan. Gintong gilingan, tulungan mo ko pakiusap. Malalaman mo na ang kailangan ko. At bigla na lang napuno ng pagkain ang mesa nila. May karne ng pabo, ham, mashed potatoes, peas at carrots, prutas at keso, gatas, at tinapay. Pagkatapos, sabi ni Nor,
Gintong Gilingan, huminto ka na ngayon! Tumigil sa paggawa ng pagkain ang Gilingan. Tapos, natuwa naman si Ra. Naku, Tia! Humingi tayo ng mga damit! Sinambit ni Nor ang mahiwagang salita. At yun nga, lumitaw ang mga magaganda at magagarang damit. Sabi naman ni Seth, humingi naman tayo ng mga kasangkapan. Nang ikutin ni Nor ang hawakan at binigkas sa mahiwagang kataga, pinigyan sila nito ng bago at magagandang kasangkapan. Tapos, napasigaw sa tuwa si Nara at Seth. Mayaman na tayo! Masayang nagtatalon ang dalawa sa bago nilang kama. Tandaan nyo, huwag nyong sasabihin sa iba ang mahiwagang salita. Kinaumagahan, hindi na pumunta si Nor at ang mga pamangkin niya kay Ginoong Anubis para magtrabaho. Namalagi na lang si Nor sa bahay para magtanim ng mga bulaklak. Sina Seth at Ra naman ay nangisda na sa batis. Bumisita sa bahay nila Nor si Ginoong Anubis at doon niya nalaman kung bakit hindi na nagtrabaho pa sa kanya si Nor at ang mga pamangkin niya noong araw na yon. Nagulat siya sa mga bagong gamit nila. Gulat na gulat niyang sinabi, hindi kayo pwedeng magkaroon ng mga ito. Saan niyo nakuha mga ito? Sikreto yun. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Kapag hindi mo sinabi sa akin, ipapaalam ko to sa hari at makukulong kayo sa salang pagnanakaw. Ipinakita nga ni Nor ang Gilingan sa kanya. Wala akong ninakaw na kahit ano. Binigay lang sa akin ang Gilingan na to lahat ng gusto ko. Inagaw naman ito ni Ginoong Anubis kay Nor. Akin na ngayon ang Gilingan na to. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Ibinaba niya ito. Inikot niya ang hawakan at sinabing, gusto ko ng ginto, pakiusap. Walang nangyari. Kaya galit na galit siyang sumigaw. Gusto ko ng ginto! Ngayon na! Pero wala pa rin nangyari. Kaya sinabi niya, aalamin ko kung paano ko susundin nito. Tumakbo siya papunta sa mga pamangkin ni Nor. Sina Nor at ang mga pamangkin nito ay hindi na muli pang nagtrabaho kay Ginoong Anubis. Nananahi si Nor sa kanyang hardin. Habang nangingisda naman sina Seth at Ra, ibinigay na ng mahiwagang Gilingan ang lahat ng kailangan nila para maging masagana habang buhay. Namataan ni Ginoong Anubis ang mga pamangkin ni Nor na nangingisda. Mga kaibigan, nabalitaan ko na meron kayong Gilingan na nagbibigay sa inyo ng kahit na ano. Sabihin nyo, paano ba paganahin ang mahiwagang Gilingan yon? Madali lang. Sabihin nyo lang, Gintong Gilingan, tulungan mo ako pakiusap. Malalaman mo na kung ano kailangan ko. At lilitaw na lahat ng gusto mo! Tinapik agad ni Seth ang kapatid niya at bumulong siya. Sikreto yon, di ba? At wala nang ibang sinabi pa si Ra. Ganun pala yon. Ngayon alam na niya kung paano pagganahin ang mahiwagang Gilingan. Nagmadali siyang pumunta sa barko niya at umalis na nayon para wala na makakuha ng mahiwagang Gilingan sa kanya. Hindi na siya makapaghintay pang subukan ulit. Kaya inikot na niya ang hawakan habang naglalayag. Susubukan ko muna ito ngayon. Siguro, hihingi ako ng kaunting asin. At may pagkasakim nga niyang sinabi, Gintong Gilingan, tulungan mo ko pakiusap. Malalaman mo na kung anong kailangan ko. Kaya noon nga, gumawa nga ng asin ang Gintong Gilingan. At napakarami nitong ginawa, kaya napuno ng asin ang barko ni Ginoong Anubis. Bumigat ito ng bumigat, kaya napaiyak siya. Tigil! Tumigil ka na, Gilingan! Tumigil ka na ngayon din! Pero hindi niya alam ang mahiwagang salita, kaya hindi pa rin huminto ang Gilingan. Unti-unting lumubog ang barko niya dahil sa bigat. Hindi nagtagal, ang barko na Ginoong Anubis ay tuluyan ng lumubog sa dagat. Pero mga bata, alam nyo ba? Gumagana pa rin ang mahiwagang Gilingan at gumagawa pa rin ang asin. Kaya simula noon, napakaalat na ng karagatan. Wakas. Ang mahiwagang munting lapis. Bumaba si Noah sa kanyang school bus at naglakad siya sa daan sa maliit na bayan kung saan siya nakatira. Hindi niya inakala na ito ang magiging pinakakaibang araw sa buhay niya. Naglalakad siya noon sa tawiran nang makita niya ang matandang lalaki na nanginginig sa lamig at mukhang gutom na gutom at nagmamakaawang ng lilimos ng pagkain.
papakiusap. Tulungan mo ko. Dalawang araw na akong hindi pa kumakain. Pwede bang makahingi sa iyo ng kahit anong makakain? Nakaramdam ng pagkaawa si Noah sa matandang lalaki. Kaya pumunta siya sa malapit na tindahan doon. Bumili ng pagkain at ng isang bote ng tubig para sa matanda. Ibinayad niyang naipon niyang pera na kanyang tinitipid para makabili ng bagong lalagyan ng lapis. Ilang sandali lang, pagkatapos ay binalikan niya ang matandang lalaki. Ito po, para po sa inyo to. Ah, maraming salamat sa iyo, iho. Akala ko mamamatay na ako sa gutom. Ikaw ay talagang napakabuting bata. Matapos kainin ng pagkain at inumin ng tubig na nasa bote na binili ni Noah para sa kanya, bumuti na ang pakiramdam niya at tiningnan niya ng may buong pagmamalaki si Noah. Ako ay matagal nang naghahanap ng isang taong may mabuting puso na napakahabang panahon. Naniniwala akong ngayon na natatapos ang aking paghahanap. Naguluhan si Noah nang marinig niya ito. Kaya naman magalang niyang tinanong ang matanda. Anong ibig niyo sabihin? Kinuha ng matanda ang daladala niyang maliit na lalagyan at inilabas niya ang isang lumang kahon. Seryoso ang itsura niya at magalang habang dahan-dahang binubuksan para kunin ang laman nito. Sa loob nito, naroon ang isang lumang-lumang lapis na nagniningning na kasingkinang ng isang bituin. Nagulat si Noah sa kanyang nasaksihan nang biglang mabilis na isinara ng matandang lalaki ang takip nito. Ibinigay niya ito kay Noah at kanyang sinabing, Noah, tama. Alam ko ang pangalan mo dahil ako ay isang salamangkero. Ako ay galing sa isang napakahabang paglalakbay. Naghahanap ng mga batang katulad mo na handang isantabi ang sariling kagustuhan para makatulong sa iba. Ngayon, makakatulong ka na sa iba gamit itong mahiwagang lapis. Iguhit mo lang lahat ng hiling mo at lilitaw ito sa iyong harapan kaagad. Oh, wow! Salamat, butihing salamangkero. Ngayon, makakatulong na ako sa mga nangangailangan kahit kailan ko gusto. Ang galing nito! Maraming salamat po! Dalawang bagay lang ang tatandaan mo, iho. Huwag mong sasabihin sa iba ang sikretong ito dahil pwede nilang nakawin sa'yo. At pangalawa, kung kailangan mo ng tulong ko, anumang oras, pwede mong iguhit ang larawan ko at darating ako sa isang iglap. Huwag po kayong mag-alala. Tatandaan ko po lahat ng sinabi niyo. At nang biglang, sa isang kisap mata, naglaho ang salamangkero at masayang ipinagpatuloy ni Noah ang kanyang paglalakbay pa uwi. Hindi na siya makapaghintay na subukan ng kanyang mahiwagang lapis. Kaya gumuhit siya ng cake. At presto! Lumitaw ito sa kanyang harapan na nakalagay sa pilak na platera. Kinabukasan, sinimulan na niya ang pagtulong sa mga taong nakakasalamuha niya at ibinigay ang kanilang kailangan. Naglalakad siya sa daan nang makita niya ang isang tagabuhat ng maleta ng hotel na pagod na pagod. Pilit sinusubukang buhatin ang punong-puno at sobrang bigat na bagahe na may kakaibang hugis. Kaya, para matulungan ng taong ito, gumuhit siya ng isang karitela para sa kanya, para naman dumali ang kanyang pagbubuhat. Pagkatapos, nakakita siya ng batang babae na nakapaalang na nagbebenta ng posporo, pero walang pumapansin sa kanya. Si Noah lang. Kaya nagsimula siyang gumuhit ng basket ng pagkain na may komportabling tsinelas para sa kanya. Ilang sandali pa, nakakita siya ng mga taong walang tirahan, nanginginig sa malamig at matigas na kalsada. Kaya, gumuhit siya ng simple pero magagandang mga bahay para naman may matawag silang kanilang sariling mga tahanan. Ganon na lamang tinulungan ni Noah ang mga tao sa lugar nila. Isang araw, habang tinutulungan niyang kawawang lalaki, ang sakim at madamot na alkalde ay nakita ang mabuti at matulungin bata. Nakita rin ng alkalde kung paano ginagawa ni Noah ang pagpapalabas ng maraming mga bagay na binibigay niya mula sa wala, gamit ang simple pero mahiwagang lapis. Nang sumunod na araw, inutusan ng alkalde ang mga pulis na arestuhin ang bata sa salang paggamit ng illegal na mahika sa mga may hirap. Dahil ang batas na ginawa ng alkalde, ang pwedeng gumamit lang ng mahika ay mga mayayamang tao. Nakita ng pulis si Noah na ginagamit ang kanyang mahiwagang lapis sa harap ng marami at kung paano niya tinutulungan ng mga tao na mas mahirap pa sa kanya
at inaresto siya doon mismo at kinaladkad ng mga ito para iharap sa alkalde at sinabi nitong, Noah, nakita ko kung paano mo tinulungan ang mga may sakit, nagugutom, mga walang tirahan at ang mga mahihirap na tao. Ngayon, ako naman ang dapat mong tulungan. Iguhit mo ako ng gusto ko. Isang puno na namumunga ng prutas na purong ginto. Naku, Ginoong Alkalde, mga mahihirap at nangangailangan lang po ang tinutulungan ko at di naman po kayo mahirap o nangangailangan. Hindi ako nakikiusap sa'yo, Noah. Inutusan kitang gawin ang gusto ko. Pasensya na po, Ginoong Alkalde. Hindi po magagawa ang inuutos nyo. Kung gano'n, ihanda mo ang sarili mo sa matinding parusa, batang walang silbi. Inutusan ng alkalde ang kanyang mga tauhan na piliting kunin kay Noah ang mahiwagang lapis. Isa sa mga pulis ang nakakuha nito at binigay sa alkalde. Ngayon, nagsimulang gumuhit ang alkalde ng punong may gintong bunga. Isa tong magandang larawan, puno ng makukulay na detalye. Pero ang mahika sa mahiwagang lapis ay hindi gumana sa kanya. Ibinigay niyang pangguhit sa pulis at inutusang subukan na gumuhit ng larawan. Pero wala ring nangyari sa pagguhit niya ng larawan ng isang patpat na kabayo na inilagay niya sa isang bagong blankong papel. Nagsalita ang pulis sa alkalde. Tingin ko po hindi tayo susundin ng lapis, Ginoong Alkalde. Kamay lang ni Noah ang sinusunod nito, kaya tanging si Noah lang po ang makakatupad ng kahilingan niyo. Galit na galit ang masamang alkalde. Noah, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibibigay mo na ba sa akin ang hinihingi kong puno sa'yo o hindi? Mag-ingat ka sa isasagot mo, huling pagkakataon mo na to! Matapang na bata si Noah. Pero sa puntong to, gusto na lang niyang matapos ang buong kaguluhang ito. Kaya, sinabi niyang guguhit siya ng larawan at ibinigay ng alkalde sa bata ang mahiwagang lapis. Ang iginuhit ni Noah ay ang larawan ng isang matanda sa piraso ng papel. At ang salamangkero na siyang nagbigay sa mabait na bata ng mahiwagang lapis ay dumating para sagipin si Noah. Pagkadating na pagkadating nito, ginawang pusa ng matandang salamangkero ang mga pulis at sinabi niya, Huwag kayong magkakamaling subukang gamitin ang kapangyarihan ng lapis na to para sa iyong labis na kasakiman, Ginoong Alkalde. Dahil kapag ginamit mo, ikaw ang susunod na magiging pusa gaya ng iba. Ang alkalde ay takot na takot at nanginginig sa mga narinig. Pagkatapos, pinagsabihan ng matandang lalaki ang alkalde na huwag maging napakasakim at makasarili. Napagtanto ng alkalde ang mga pagkakamali niya at humingi ng tawad kay Noah at sa salamangkero. Nang sumunod na araw, ginantimpalaan ng alkalde si Noah dahil sa mga mabubuti niyang ginawa at pagtulong sa kapwa para makita ng lahat ng nakatira sa bayan. At nagpatuloy si Noah na tumulong sa mga taong nangangailangan at nabuhay ng masaya magpakailanman. Wakas. Ang mahiwagang singsing. Isang mayamang lalaki ang nagbigay sa kanyang anak ng 300 gintong pilak. Hinayaan niya itong umalis para maglakbay sa mundo at makahanap ng trabaho para sa natatangi niyang kakayahan. Si Robin, ang kanyang anak na lalaki, ay kinuha ang pera at nagpaalam na sa kanyang ama. Hindi pa man din siya nakakalayo nang makasalubong niya ang mga magpapastol na nagtatalo sa aso na balak ng ilan na patayin. Pakiusap, huwag niyong patayin ang aso. Bibigyan ko kayo ng 100 gintong barya bilang kapalit. Pakiusap ng binata. Noon ding yun, nagkaroon din ng kasunduan. Kinuha ng inosenteng binata, ang aso, at nagpatuloy sa paglalakbay. Hindi pa man din nagtatagal, may nakita na naman siya mga tao na nagtatalo sa pusa. Gusto ng ilan na patay nito. Ayaw naman ng iba. Pakiusap, huwag niyo itong patayin. Bibigyan ko kayo ng 100 gintong barya bilang kapalit. At syempre, ibinigay nila ang pusa at kinuha ang pera. Nagpatuloy si Robin at nakarating siya sa isang nayon kung saan meron uling mga tao nag-aaway dahil sa nahuli nilang ahas. Gusto itong patayin ng ilan, pero ayaw naman ng iba. Huwag po, huwag niyo pong patayin ng ahas. Bibigyan ko kayo ng 100 gintong barya para dito. Syempre, pumayag ang mga tao. Masaya na lang kinuha ang pera. At dahil dito, isa na siyang may-ari ng ahas, aso at pusa. Umuwi na si Robin. Wala kang utak, walang silbi! Sigaw ng kanyang ama, matapos niyang malaman kung paano ipinamigay ng anak niya ang pera na ibinigay niya. Doon ka ngayon matulog sa kwadra hanggang magsisi ka sa ginawa mo.
Hindi ka na makakapasok dito sa bahay! At doon nga sa kwadra tumira ang binatang si Robin. Kasama niya roon ang aso, pusa at ang ahas. Minahal siya ng mga alaga niyang hayop. Isang araw, habang nag-uusap-usap silang lahat, sinabi ng ahas sa amo niya, "Ako ang anak ni Haring Basilisk. Isang araw, nang lumabas ako ng bahay para lumanghap ng hangin, hinuli ako ng mga tao at papatayin na sana nila ako. Mabuti na lang at dumating ka para iligtas ako. Siguradong matutuwa ang aking ama kapag nakita niyang ligtas ang anak niya." "Saan siya nakatira? Gusto ko sana siyang makilala." "Oh, sige. Nakikita mo ba yung bundok Olympus? Sa ibaba ng bundok na yon, mayroon kang makikitang sagradong balon. Kung sasama ka sa akin, sisisirin natin ang balon at mararating natin ang kaharian ng aking ama. Nako, siguradong gaganti pala ang kanya. Kaya lang, kapag tinanong kanya kung anong gusto mo, sabihin mo sa kanya, ang singsing sa inyong kanang kamay, pati na ang palayok at kutsarang inyong pag-aari. Kapag nasa iyo na ang mga ito, wala ka nang kakailanganin pa. Dahil mahiwaga ang singsing, kailangan mo lang humiling dito at ibibigay nito agad. Kahit isang mansyon pa yan ay ibibigay nito sa iyo. Ang kutsara at palayok naman ang magbibigay sa iyo ng lahat ng kakaiba at pinakamasarap na pagkain." Kasama ang tatlo niyang mga alaga, lumakad na si Robin papunta sa balon at naghanda ng tumalon, gaya ng sinabi sa kanya ng ahas. Inutusan niya ang aso at ang pusa na manatili roon para bantayan ang pintuan. Nakarating naman ang binata at ang ahas sa destinasyon nila ng Matiwasay. Ipinarating naman kay Haring Basilisk ang pagdating nilang dalawa. Pinuntahan ng hari ang anak niya at niyakap ito. Nagpugay ang hari sa binata at malugod siyang tinanggap sa kaharian. "Maligayang pagdating dito sa kaharian ng mga serpiente, binata. Niligtas mo ang buhay ng anak ko at nagpapasalamat ako dahil doon. Ngayon, tutuparin ko ang lahat ng hiling mo. Magsabi ka lang ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko to sa iyo agad." "Maraming salamat po, Haring Basilisk. Pero wala naman po akong nais na kapalit sa inyo. Tungkulin po ng matalinong tao na iligtas ang sinuman o anumang nasa panganib." "Hindi ka lang pala mabait, pero tunay ka ring magino. Hinihiling ko sa iyo na dumito ka muna ng ilang araw." At nanatili nga roon ng binata ng ilang araw. Doon din, ibinigay ng hari ang mahiwagang singsing, pati na ang palayok at kutsara, bilang pagkilala ng hari sa binata sa pagliligtas nito sa kanyang anak. At siya ay nakabalik. Nang marating niya ang tuktok ng bukal, nakita niya ang mga kaibigan, ang aso at pusa na naghihintay sa kanya. Pagkatapos, sabay-sabay na silang naglakad sa tabing ilog, na pagpasyahan nilang subukan ang kapangyarihan ng mahiwagang singsing, ng palayok at kutsara. Kinausap nga ng binata ang singsing. Maya-maya pa, isang magandang bahay at magandang prinsesang may gininto ang buhok ang lumitaw. Pinakasalan ni Robin ang prinsesa. Nagtayo sila ng sarili nilang kaharian, kung saan walang taong nagugutom dahil sa kapangyarihan ng mahiwagang palayok at kutsara. Makailang beses niyang ginamit ang mahiwagang singsing para tulungan ng mga tao sa kaharian niya. Namuhay sila ng masaya habang buhay. Mula sa 300 gintong pilak na pinagpalit niya para tulungan ng mga kaibigan niya, nasuklian pa siya ng kasiyahan at kayamanan bilang kapalit. Kaya mga bata, ang aral ng kwentong ito ay sa mabubuting gawa, tiyak na may pagpapala. Wakas! Ang Masayang Prinsipe. Sa mataas na bahagi ng syudad, sa may haligi, nakatayo ang estatwa ng Masayang Prinsipe. Nababalot siya mula ulo hanggang paa ng manipis na dahong gawa sa ginto. Sa mga mata niya ay may dalawang makikinang na sapiro. May isang malaking pulang ruby na nasa hawakan ng kanyang espada. Isang gabi, may naligaw na isang ibon sa syudad. Pagod na ito at gusto na sanang magpahinga sa may paana ng Masayang Prinsipe. Malapit na sana siyang makatulog nang biglang may naramdaman siyang tubig na tumulo sa kanya. Nagtaka siya dahil wala namang mga ulap sa kalangitan. Pagkatapos, may tubig na muling pumatak sa kanya. Nagpa siya na ang ibon na lumipat na lang na matutulugan. Maya-maya pa, may pumatak ulit na tubig. Napatingin siya sa itaas at napagtanto niyang mga luha pala ito mula sa mata ng Masayang Prinsipe. Ang ibon ay napuno ng awa. Nagtanong siya, "Sino ka? At
Bakit ka umiiyak? Isa akong tao dati at nakatira ako sa Marangyang Palasyo. Mabait naman ako at mapagpakumbaba kaya walang malungkot sa nasasakupan ko. Dinansagan nga nila akong masayang prinsipe. Nang mamatay ako, itinayo nila ako dito sa mataas na haligi. Niyari ang puso ko sa tingga. Pero nalulungkot pa rin ako kapag nakikita ko ang kapangitan at kahirapan ng syudad ngayon. Kawawa ka naman. Kung ganun, bakit ka umiiyak ngayon? Sa malayong bayan, doon sa maliit na kubo, isang batang lalaking anak ng mananahi ang may sakit. Umiiyak siya dahil walang maibigay na pagkain ng kanyang ina. Dahil mahirap lang sila. Walang ibang maibigay ang kanyang ina, kundi tubig na galing sa malapit na ilog. Pero pagkain na ang hinahanap ng batang lalaki. Kung ganun, paano mo naman sila matutulungan mula dito? Kunin mo yung ruby na nasa hawakan ko ng espada at ibigay mo sa kanyang ina. Sinunod naman ng ibon ang sinabi ng prinsipe at pagkatapos lumipad siya sa bahay ng mananahi at ipinatong niya ang ruby sa kanilang lamesa. Lumapit naman siya sa kawawang batang lalaking may sakit para pagaanin ang pakiramdam nito. Pagkalipad niya, nagising ang ina ng batang lalaki at nakita niya ang kumikinang na ruby na nasa palad niya. Ang mag-ina ay masayang masaya. Nang makabalik ang ibon, sabi ng prinsipe, "May nakikita akong manunulat. Nagkasakit siya sa lamig at lubhang gutom na. Pero nagsusulat pa rin siya ng storya dahil wala siyang makukuha pag hindi niya tinapos ang libro. Munting ibon, pwede bang dalhin mo sa kanya ang sapiro mula sa isa kong mata?" "Wag, mahal na prinsipe. Hindi ko magagawa yun." "Yun ang utos ko, munting ibon." Hindi gusto ng ibon na tanggalin ang sapiro sa mga mata ng prinsipe. Kaya may pag-aalinlangan siyang sumunod sa prinsipe. Kaya ang ibon ay muling lumipad sa kinaroroonan ng kawawang manunulat. Dahil sa isang saglit lang, mabilis niyang nilapag ang sapiro sa mesa ng manunulat. Nakita niyang wala nang malay ang manunulat dahil sa lamig at dahil na rin sa gutom. Kaya naman kumuha siya ng mga kahoy at nagsindi ng apoy sa loob ng tsimineya. Nang lumipad na siya palayo roon, naramdaman ng manunulat ang init ng apoy at unti-unting nagkamalay. Nakita niya ang kumikinang na sapiro sa mesa niya. Laking tuwa at pasasalamat niya sa Diyos na nagbigay nito sa kanya. Nang makabalik naman ang ibon sa prinsipe, kinausap siya nito. "May batang babaeng nagbebenta ng posporo. Nahulog ang paninda niya sa kanal. Takot na takot siya, nanginginig na siya. Dahil alam niyang sasaktan siya ng kanyang ama pag umuwi siya sa bahay na walang dalang pera." "Wala na po kayong maibibigay pa sa kanya, kamahalan." "Kaibigang ibon, meron pa naman akong isang mata. Pwede mo ba itong iabot sa batang babae?" "Hindi na po, kamahalan. Hindi ko na po kaya. Siguradong mabubulag na po kayo kapag kinuha ko pa ang natitirang sapiro sa mata niyo." "Nakikiusap ako, kaibigang ibon. Ito na ang huling pagkakataong makakatulong ako. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Pwede ka na ring umalis at magpatuloy sa paglalakbay mo." At sa utos niya, kinuha ng ibon kahit labag sa loob niya ang natitirang sapiro mula sa isa pang mata ng masayang prinsipe na noon nga ay tuluyang nabulag. Nagawa na ng ibon ang huli niyang misyon. Sa mabait at mapagbigay na estatwa, dahan-dahan niyang nilagay ang sapiro sa palad ng batang babaeng nagtitinda at bumalik na sa prinsipe. Sinabi niya, "Hindi na po ako aalis, mahal na prinsipe. Mananatili na lang ako dito hanggang sa huling hininga ko. At mula ngayon, ako na ang magiging mga mata mo." Mula noon, araw-araw nang nagkukwento ang ibon sa estatwang wala ng mamahaling mga bato ng mga hinaing ng mga tao. Sa utos ng masayang prinsipe, isa-isang kinuha ng ibon ang mga gintong dahong nasa katawan ng estatwa at ipinamahagi ito sa mga mahihirap para mabigyan sila ng kayamanan na magbibigay sa kanila ng masaganang buhay. Ngayon, ang estatwa ay wala ng kulay at buhay
dahil wala nang natitirang ginto sa katawan niya. Di nagtagal, dumating na ang taglamig dahil sa yelo nang hina ng tuluyan ng ibon sa lamig. Sobrang lamig na halos ikamatay na niya. Lumipad siya sa masayang prinsipe at hinagkan niya ang noon nito. Ito na, ang huli nating pagkikita. Paalam na, mahal na prinsipe. Oh, nakapagpasya ka na rin, tutuloy ka sa paglalakbay mo, munting kaibigan. Masaya ako para sa iyo. Paalam, mahal kong kaibigan. Paalam. Hindi, prinsipe. Ito na ang huli kong hantungan. Alam ko mamamatay na rin ako nang magpasya ako noon na manatili rito. Pero wala akong anumang pagsisisihan. Payapa at kontento ang kalooban ko. Tuluyan nang bumagsak sa ibaba ang ibon. At namatay nga ito sa paanan ng estatwa na tunay niyang hinangaan at minahal. Umiyak ang prinsipe. Matagal din siyang naging malungkot. Ang puso niyang yari sa tingga na nooy tumitibok sa loob niya ay nahati sa dalawa. Pagkatapos inutos ng alkalde na ibaba ng estatwa, hindi na kasi ito maganda at wala ng pakinabang. Pero ang durog na puso ay hindi natunaw sa nagbabagang apoy. Kaya itinapo na lang ito sa ibabaw ng mga tambak na basura kung saan naroon ang kawawang ibon walang buhay. Nang makita ito ng Diyos, nagpasya siya na bibigyan niya ang mga nilikha niyang anghel ng pagsubok. Kaya't ang sabi niya, dalhin niyo sa akin ang dalawang pinakamahalagang bagay na ginawa ko sa ibabaw ng lupa. Opo, Panginoon. Bumaba ang mga anghel sa mga tambak ng basura kung saan naroon ang namatay na ibon at ang puso ng masayang prinsipe na nooy kasama na lang ng mga basura. At agad naman silang kinuha ng mga anghel. O mahal naming Ama ng Kalangitan, ito na po ang mga nakita naming mahalagang bagay mula sa ibabaw ng lupa. Pinuri ng Diyos ang mga anghel nang dalhin nila sa kanya ang pusong yari sa tingga ng masayang prinsipe at ang namatay na ibon. Ngayon, mananatili na dito sa aking hardin ng ibon at ang prinsipe ay mananatili rin dito at magsasaya sila dito sa aking kalangitan. Kaya ngayon, sa tuwing makikita ng ibon at ng prinsipe ang paghihirap sa lupa, nahuhulog mula sa langit ang mga luha nila. Yun ang nagiging dahilan ng pag-ulan mula sa ulap. Wakas. Ang mahiwagang kampanilya. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, ay may nakatirang mahirap na batang lalaki na ang pangalan ay Poo. Kasama ang kanyang ina at kapatid na lalaki, nakatira sila sa isang maliit na kubo na nakatayo mismo sa gitna ng nayon. Upang kumita para sa kanyang pamilya, nagpapastol siya ng mga baka kasama ang ilang kaibigan malapit sa bundok. At pagsapit ng gabi, ay ibinabalik nila sila sa may-ari. Araw-araw, habang ang mga baka ay nanginginain, umuupo siya sa ilalim ng puno at tumutugtog ng mga himig gamit ang kanyang plauta. Uy po! Bakit madalas mong tugtugin yung plauta dito sa lugar na ito? Hindi ko rin alam. Mahal ko ang punong ito at siguro iisipin mong naiibang ako, ngunit pakiramdam ko buhay ang punong ito at nakikinig sa tugtog ko. Ah! Tama ka! Ano? Sa palagay mo rin ba? Hindi! Ibig kong sabihin tama ka. Sa palagay ko naihibang ka na nga. Ngunit, tama si Poo. Talagang nakikinig sa tugtog niya ang puno. Naaantig ng musika ang espiritu nito. Pakikinggan itong mabuti ang himig at natutuwa na nandun si Poo upang tugtugan siya araw-araw. Isang araw, habang natutulog si Poo sa isa sa mga sanga ng puno, may malakas na ingay sa ilalim niya. Ano kaya yun? Lindol! Lumilindol! May nagpuputol ng kahoy sa puno kung saan natutulog si Poo. Sino ang lalaking ito? Magtatagal ito ng ilang oras. Di nagtagal ay naintindihan rin ni Poo kung anong nangyayari at mabilis na bumaba. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo pinuputol ang punong ito? Gusto ng amo ko na gamitin ito para sa bangka niya. Napakatigas ng punong ito. Hindi! Hindi mo ito maaaring putulin! Talaga? At bakit naman hindi? Alam mo, ilang araw na ako naghahanap ng matibay na suporta para sa ginagawa kong bangka.
at hindi naman sa itong puno. Kaya wag mong sayangin ang oras ko. Kaya, kailangan gumawa ni Puno ng paraan upang mailigtas ang puno bago mahuli na ang lahat. Kaya't ginamit niya ang kanyang talino upang takutin at itaboy ang mamumutol ng kahoy. Sabi niya, kung gayon, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Tiyak naman na may mangyayari dito sa palagi ko. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo alam. Nakatira sa punong yan ang espiritu ng mandandang mangkukulam. Maraming taon na siyang naninirahan sa punong yan. Kapag pinutol mo ang punong yan, mumultuhin ka niya, sigurado yun. Mumultuhin? Ako? Mumultuhin? Bakit? Hindi mo ba naiintindihan? Dahil ikaw ang mamumutol sa puno. Pinagluloloko mo ba ako? Mas matalino ako sa iyo, bata! Hindi ako maniniwala sa kwento mo. Umalis ka na nga dyan! Si Poo ay desperado nang mailigtas ang puno. Nang maging abala ang mamumutol ng kahoy, umakyat si Poo hanggang sa pinakataas ng puno. Nagtago siya sa mga kumpol ng dahon at nagsimulang sumigaw. Ah! Sino ka para hawakan ang bahay ko? Ano? Sino yan? Kapag winasak mo ang pamamahay ko, kailangan kitang multuhin habang buhay at hindi kita iiwan! Tama ang bata. Huwag kang magalala, nila lang. Magiging mabuti tayong magkaibigan! Mabilis na tumakbo ang mamumutol ng kahoy sa abot ng kaya niya. Bakit ka nagmamadali, kaibigan? Tamang tinatawanan ni Poo ang mamumutol ng kahoy. Nang biglang, nabuhay ang puno! Poo! Nagulat si Poo nang marinig na may kumausap sa kanya. Ikaw ba talaga ang espiritu ng matandang mangkukulam? Hindi po. Hindi ako ang espiritu ng mangkukulam. Ibig ko sabihin, matanda na ako, ngunit ako ang espiritu ng punong ito. Binuhay ako ng musika mo. Matalino kang bata po, at nagpapasalamat ako sa iyo. Iniligtas mo ko mula sa mamumutol. Nang biglang, isang maganda at gintong kampanilya ang lumitaw sa harap ni Poo, na lumulutang-lutang sa hangin. Eto, tanggapin mo bilang pasasalamat ko sa iyo. Isang bell? Hindi ordinaryong bell ito, kaibigan. Ito'y mahiwagang kampanilya. Tuwing kakalimbangin mo ito, ang plato mo ay himalang mapupuno ng masasarap na pagkain. Uy, wow! Nakakatulong to sa pamilya ko! Oh, tama ka dyan. Ngunit, tandaan mo po, isang beses mo lang ito pwedeng kalimbangin sa isang araw. Tatandaan ko yan! Salamat, mahal kong puno! Tumakbo si Poo papuntang Nayon upang ipaalam ito sa ina at kapatid. Inay! Ronnie! Alin kayo, tignan niyo tong dala ko! Ikinuwento niya ang nangyari. Tuwang-tuwa sila nang makita ang mahiwagang kampanilya. Hiniling nila ang paboritong pagkain. Kinalembang ang kampana at masarap na kumain. Pagkatapos, nagsitulog sila na busog ang tiyan. Matapos ang mahaba at masarap na hapunan. Kinabukasan, gaya ng dati, dinala ni Poo ang baka para manginain sa pastulan at iniwan ang kampanilya. Pagbalik niya nung gabi, pagod at gutom, nakita niyang walang laman ang lahat ng kaldero. Walang natirang pagkain para sa kanya. Nalungkot si Poo at kinain na lang ang mga natira na nakita niya sa platera. Kahit na nagugutom pa rin matapos ang konting kinain niya, tumungo na siya sa kama. Hindi siya makatulog dahil kumukulo ang tiyan niya sa gutom. Kaya, siya'y nagpasya na dadalhin niya ang gintong kampanilya kinabukasan. Nung hapon na yun, nung nagugutom ng kanyang ina at nakababatang kapatid, hinanap nila ang kampanilya. Hinalughog nila ang buong kubo, mula taas hanggang ibaba. Ngunit hindi nila mahanap ang mahiwagang kampanilya at nalungkot sila ng todo. Inakala nilang nawala ang kampanilya. Wala silang kampanilya o kahit pagkain. Natulog sila na walang laman ng tiyan. Pagka-uwi ni Poo ng bahay nung gabing yun, kinuha niya ang mahiwagang kampanilya mula sa kanyang lalagyan. Hiniling niya ang pinakapaboritong pagkain niya. Malungkot ang kanyang ina at kapatid nang makita ang bagay na ito. Nagsimulang umiyak ang kanyang kapatid at sinabing, Kuya! Gutom na gutom kami! Kaya hinanap namin ang kampanilya! Naging maramot ka naman masyado! Paano mo nagawa sa amin yun?
Nang marinig niya to, naisip ni Poo na mali siya. Nagsisi siya sa kanyang naging pasya. Ngunit ibinahagi niya rin ang kanyang matapat na saloobin. Hiniling niyo na bigyan kayo ng pagkain! Pero nakalimutan niya magtira kahit konti! Pagod na pagod ako at natulog na lang ng gutom ang sama ng loob ko! Nalungkot ako ng todo at nagalit! Naisip din ang kanyang kapatid at ina ang kanilang pagkakamali. Kumain sila nung gabing yun bilang isang pamilya. At mula noong araw na yun, hindi na sila natutulog ng walang laman ng tiyan at namuhay sila ng masayamang pakilanman. Wakas! Si Alice sa Wonderland. Isang malambing na batang babae na nagngangalang Alice ang nakatira kasama ang mga nakababatang kapatid na lalaki sa isang maliit na nayong nagngangalang Sweetville. Mayroon silang napakaganda at makulay na hardin sa likod ng kanilang bahay. Madalas si Alice na nakikipaglaro sa kanila sa hardin at kapag napagod ay mauupo at magpapahinga sa ilalim ng puno. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng puno, isang kuneho ang tumakbo papalapit sa kanya. Siya ay nagulat nang makita ito, na parang may kapansin-pansin sa kunehong yun na nakita niya. Nakasuot ito ng tsaleko na parang tao. Kinuha niya ang isang lumang relos mula sa kanyang tsaleko at bumulong-bulong. Naku po, mahuhuli na ako! Tinitigan niya ang kuneho na parang nag-uusisa at sinubukang pakinggan ang ibinubulong nito. Nakaramdam siya ng pagkamangha at sa sobrang interes niya, nagmadali siyang tumakbo sa may damuhan sa likod nito. Nakita niya ang kuneho na bumagsak sa isang hukay sa ilalim ng halaman ng bakod. Pati siya ay tumalon sa butas kasunod ng kuneho nang hindi nagdalawang isip. Bago pa niya maintindihan, nakita niyang bumagsak na siya sa kailaliman. Alin man sa ako'y bumabagsak ng dahan-dahan o itong butas ay napakalalim. Di natagal, lumapag siya sa kanyang mga paa na parang balahibo sa maputing pinakintab at maningning na sahig. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang maliit na kwarto na may tatlong magagandang inukit sa kahoy na pinto. Ang lahat ng ito ay iba-iba ang laki at kulay. Ang unang pinto ay kulay pula at kalahati ni Alice ang laki. Ang ikalawang pinto ay puti at sapat para makapasok si Alice. At ang ikatlong pinto ay berde at talagang sobrang napakaliit. Sinuri ni Alice ang bawat pinto, ngunit lahat ito ay nakasara. Sa gitna ng kwarto, nakakita siya ng isang lumang mesa na gawa sa kahoy. Walang makikita rito maliban sa isang napakaliit na ginintoang susi na may nakasulat na gamitin ako. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sobrang tuwa at pinulot niyang susi at sinubukang ipasok sa unang pinto. Alinman sa ang butas ay masyadong malaki o ang susi ay sobrang liit na hindi ito pumapasok sa pulang pinto. Tapos ay sinubukan niya ito sa puting pinto. Ang susi ay hindi pa rin para sa puting pinto. Pagkatapos ay sinubukan niyang buksan ang berding pinto ng susi. At ang susi ay mabilis na umikot upang mabuksan ang pinto. Binuksan ni Alice ang pinto. Lumuhod siya at tumingin mabuti. Nakita niya ang napakagandang hardin na kamangha-mangha kahit kanino. Natigilan siya sa sobrang panlulumo. Sana makapasok ako sa pintong ito. Umalik siya sa mesa. Umaasang makakahanap siya ng susi ng dalawang pinto. Pero sa oras na yun, nakita niya ang isang bote na may berding kumikinang nagayuma sa loob. Mayroon din itong nakasulat na, inumin ako. Medyo nagduda si Alice dito. Ngunit ang naisip niya lang ay ang makapasok sa berding pintuan. Ininom niya ang laman ng bote at nakaramdam ng kakaibang pangyayari sa kanya. Nakita niya na lumalaki ang kwarto. Ngunit si Alice pala ang lumiliit. Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi na niya mahawakan ng bote. Ngayon ay ilang pulgada na lang ang laki niya. Nagliwanag ang kanyang mukha sa naisip na ngayon ay makakapasok na siya sa maliit na berding pintuan na may magandang hardin. Pumasok siya sa magandang hardin na mayroong mga higanteng chocolate na puno kahit saan ka tumingin. Mga toffees, candy sa lahat ng lugar at ang magandang ilog ng milkshake na mangga. Nakita niya ang nag-iisang pambihirang puno na nasa kaitaasan ng bundok. Nang biglang, dumating ang puting kuneho sa harapan ni Alice at pinagsabihan siya ng may pagmamayabang. Hoy, ikaw! Payato taunano! Bakit natayo ka dyan na parang payaso? Kunin mo ang aking kwante sa bahay ko! Hindi mo ba alam na huli na ako sa tea party? Opo! Opo, opo! Ginoo, pwede mo bang sabihin sa akin kung saan matatagpuan ang iyong bahay? Ay, naku! Hangal na munting daga!
Sundan mo lang ang daan at tsokolate sa likod mo at makikita mo ang hugis, carrot na cake sa maliit na bundok. Yun ang bahay ko. Ngayon na, sige na, bilis, bilis. Tandaan mo, hindi ka pwedeng kakain ng kahit ano sa bahay ko. Kung hindi, humanda ka sa pwede mangyari sa'yo, ha? Hindi gusto ni Alice ang tono nito. Ngunit gulong-gulo siya at takot. At nagsimula na siyang lumakad patungo sa bahay ng kuneho nang hindi na nagtatanong pa. Napagkamala niya sigurong akong katulong niya. Pumasok siya sa maliit na munting bahay ng puting kuneho. Sa mesa, may nakita siyang pares ng guwantes at masarap na cake na nakabatong dito. May mensaheng nakasulat, kainin ako. Yum! Ngunit sabi ng kuneho, huwag akong kumain ng kahit ano. Anong gagawin ko? Ano kayang mangyayari kapag sinubukan kong kumain ng kahit maliit na kagat lang? At ginawa niya. Matapos niyang kainin ng cake, nagsimula na siyang lumaki ng lumaki. Ngunit hindi tumigil ang paglaki niya sa normal na sukat. Ang nangyari, siya ay lumaki ng todo na halos maabot na ng kanyang ulong kisame. Nakatigil na lang siya at hindi makagalaw. Aray! Hindi ako makaalis! Tulungan niyo ako! Pakiusap! Tulungan niyo ako! Sinira niya ang bahay at siya ay nakalabas. Siya ay natakot at sobra na ang pambihirang karanasan niya. Nagmadali siyang tumakbo sa malapit na kakahuyan at naupo sa tabi ng tsokolating kabuti. Ay, naku naman! Bakit ba nangyayari to sa akin? Ano bang ginawa ko mali? Ang bagay na kailangan kong gawin ay bumalik sa dati kong laki. Yun muna talaga dapat. Nang biglang, may dumating na higad sa likod ng kabuti. Ah, kamang munting higanting bata. Pwede kitang tulungan. Makinig ka mabuti. Kapag nasagot mo ang bugtong, makikita mo ang lunas na hanap mo. Ako'y isang bagay na kapag pinutol ay makagagawa ng papel at card. Pwede ka rin makagawa ng bahay na mataas sa loob ng iyong bakuran. Paalam, kawawang munting higanting bata. Pagkabigay ng bugtong kay Alice, umalis na ang higad. Hoy! Sabihin mo sa akin ang sagot! Bigla na lang, naalala niya ang puno ng karunungan na nakita niya nung umaga pa. Ay, oo nga! Alam ko na ang sagot! Nang maisip niya na ang sagot dito ay puno, nagpunta siya sa burol at tumayo sa harapan nito. Ay, malaking higanteng puno! Pwede mo ba akong tulungan bumalik sa dati kong laki at kung paano ako makabalik sa normal kong buhay? Siyempre naman, mahal kong Alice. Ako ang puno ng karunungan at alam ko ang lahat. Una, kailangan mong hanapin ang Mad Hatter at ang hibang na kuneho na nakatira sa madilim na gubat. Iduturo nila sa iyo kung paano makabalik sa bahay niyo. Ngunit dapat mong malaman, hindi mo dapat inumin ang tsaa na inaalok nila. Dahil kung hindi, magiging baliw ka rin na tulad ng Mad Hatter ng Crazy Rabbit. Ngayon, kainin mo itong prutas at makakatulong ito sa'yo na bumalik sa dati mong laki. Maraming salamat, puno! Tatandaan kong mabuti ang mga itinuro mo! Sa pagkain ng prutas ng puno ng karunungan, bumalik si Alice sa normal. Gustong-gusto niya nang makabalik sa bahay nila. Kaya, bumalik siya sa kagubatan upang hanapin ng Mad Hatter. Sa daan, nakita niya ang kwago. Nakakaibang tingin sa kanya. Magandang gabi po! Paano ko po mahahanap ang Mad Hatter? Ang matalinong matanda ay umupo sa halaman. Malalaman mo ang pahiwatig pag sinundan mo ang daan. Mas marami ako narinig, mas konti ang aking sinabi. Sundan mo ang daan, huwag mawalan ng pag-asa. Hanapin ang Mad Hatter, biruin mo siya, hayaan mong tumawa. Makakatulong yun na siya'y magising. Lumipad na ang kwago. Pagkasabi kong paano mahanap ang Mad Hatter. Bakit kailangan ko siyang biruin? Bakit ba ang lahat ay talagang kakaiba rito? Sige na nga, susundan ko na lang ang daan ay tinuro ng matandang matalinong kwago. Sinundan ni Alice ang daan at nakarating siya sa gitna ng malalim na madilim na gubat. Nakita niya ang Mad Hatter at ang puting kuneho na nagtsatsaa sa mesa. Nagtatawanan sila ng malakas. Paumanhin po. Kayo po ba ang Mad Hatter? Una, sabihin mo sa akin. Sino nagtatanong? Ako si Alice, at nawawala ako dito sa Wonderland. Pwede mo ba akong tulungang makaalis dito? Alice? Oh, tama! Hindi ba ikaw ang munting higanting batang lalaki? Nawawala dito sa Madland? Una, samahan mo muna akong magtsaa, bata?
Dito mo naman! Community party rito! Halika, dito. Maupo ka. Hindi. Isa akong babae at hindi lalaki. Nawawala ako rito sa Wonderland at hindi sa Madland. At bakit kayo nagti-tea party dito sa gitna ng kung saan? Wala akong oras na sumali sa tea party nyo. Pwede niyo ba akong tulungan makabalik sa kung saan ako nanggaling? Saan ka nga nanggaling, bata? Ano ba pangalan mo? Hoy, teka! Alam ko ang pangalan mo! Ikaw si... Ano nga ba pangalan mo? Nasaan ang aking pantalon? Hindi ba sinabi ko sa'yo, dalhin mo sa akin yun, tama? Nag-isip si Alice. Ngayon alam ko na kung bakit sila tinawag ng puno ng karunungan na Mad Hatter at Crazy Rabbit. At bigla, naalala niya ang sinabing tula ng matandang kwago. Hanapin mo ang Mad Hatter at biruin mo siya. Oh, mahal ko mga ginoo. Gusto niyo bang makarinig ng biro? Siyempre, gusto namin yan. Anong sabi ng kurbata sa sombrero? Sige, mauna ka na. At may sabit pa ako. Nagkwento si Alice ng mga nakakatawang biro at sila'y nagtawanan ng todo. Walang ano-ano, nagising sila sa kabaliwan nila. Ngayon, pwede mo na ba akong tulungan makabalik sa aking bahay? Oh, ano ka, mahal? Pasensya na sa maling asal ko. Malamang ay dahil na tiyana madalas namin iniinom. Ngayon ay talagang matutulungan na kita makabalik sa iyong tahanan. Ipinakita ng Mad Hatter ang daan palabas na isa pang lagusan at hiniling nito na magkaroon siya ng maswerteng buhay. Pumasok si Alice sa lagusan. Napakadilim ng lagusan sa loob at wala siyang makitang kahit na ano. Nakaramdam si Alice ng malamig na hawak sa balikat niya. Takot na takot, siya'y nagising at nakita niya ang kanyang kapatid na sinusubukan siyang gisingin. Nakahinga si Alice nang malaman niyang lahat ng nakita niya ay purong panaginip lang. Nakipaglaro siya sa kanyang mga kapatid habang ang puting kuneho na nakasuot ng tsaleko ay pinapanood siya sa likod ng puno. Wakas. Kinidnap ni Grinch si Santa Claus. Si Santa Claus ay nakatira sa Ho-Ho-Ho Valley sa North Pole, kung saan may nakatayong isang malaking kastilyo, kung saan gawa ang mga laruan. Ang kanyang mga trabahador ay pinili mula sa mga Riles, Nooks, Pixies at Fairies na kasama siya. At ang lahat ay palaging abala hanggang sa dulo ng taon at kasunod. Sa isang banda ay ang dakilang gubat pula. At sa kabila ay nakatirik naman ang malaking bundok na naglalaman ng kuweba ng Grinch. Galit si Grinch sa Pasko at kinaiinisan si Santa. Ngayon, huwag mo nang itanong kung bakit. Wala talaga nakakaalam ng dahilan. Maaari sigurong wala lang siya sa tamang pag-iisip. Maaari sigurong baka masikip lang ang kanyang sapatos. Pero iniisip ko na ang maaaring tunay na dahilan sa lahat ay maaaring maliit sa normal ang kanyang puso. Nakatira si Grinch sa kuweba kasama ang asong si Mark. Isang araw, namili siya para mamalengke kasama si Mark. Sa pagdaan sa Ho-Ho-Ho Valley, nakita niya ang ilan sa mga pamaskong palamuti. Dahil malapit na ang araw ng Pasko, kaya sinabi niya, "Ano ba yan, Mark? Sobra na ito! Ang mga palamuting pampasko ay nakakairita lang talaga! Walang tigil akong iniinis tuwing kapaskuhan, talaga naman! At yan ay dahil kay Santa Claus! Ruff! 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 Tama ka dyan, Mark! Wala naman tayo magagawa dyan. Ruff, ruff, ruff! Anong minumungkahi mo, Mark? Sa palagay mo, posible kaya nakidnapin si Santa? Okay, tama ka. Mabuti subukan natin. Alam naman ng lahat na habang si Santa ay nasa Ho-Ho-Ho Valley, siya ay protektado ng isang force field na ginawa ng mga fairies, Riles at Nooks para sa kanya. Pero sa Paskong gabi, kapag inilabas na niya ang kanyang mga reindeer para ikutin ang buong mundo, dala ng kanyang sleigh ang mga regalong para sa mga bata. Ito lang ang pagkakataong nakita ni Grinch para makuha siya. Kaya, nagplanong mabuti si Grinch at hinintay ang bisperas ng Pasko. Kinabukasan ay andyan na ang Noche Buena at naghanda na ang salbahing si Grinch sa kanyang plano. Alam ko na kung anong gagawin ko! Tumawa nang nanggigigil si Grinch. Ang buwan ay kuminang ng maputi sa kalangitan.
at ang niyebe ay kumikintab sa lupa. Naglatigo si Santa at siya ay mabilis na lumabas palabas ng kanilang valley at papunta sa palibot ng mundong ibabaw. Ang malaking sleigh ay punong-puno ng mga sakusakong laruan habang tumatakbo ang kanyang mga reindeer. Ang ating masayahing si Santa ay nagalak at pumito at kumanta sa tuwa. Dahil sa kanyang masayang buhay, ito ang kaisa-isang araw ng taon na pinakamasaya. Ang araw na reregaluhan niya ng mga kayamanan mula sa kanyang paggawaan ang mga bata. Alam na mga reindeer kung ano ang kailangan sa kanila. At nagmadali silang tumakbo palayo na ang mga paan nila'y nagmistulang din na tumatama sa lupang nababalot ng niyebe. Nang biglang, isang tali ang humati sa liwanag ng gabi at may isang malaking panali ang biglang lumapag at umikot sa gitna ng katawan ni Santa Claus. At bigla itong humigpit. Bago pa siya makakilos o makahingi ng tulong, hinaglit siya mula sa kanyang upuan sa sleigh at gumulong siya una-ulo sa tumpok ng niyebe. Habang nagpatuloy ang mga reindeer sa pagtakbo, walang alam sa nangyaring pagkuha sa kanilang driver. Ang nakakagulat na pangyayari ay sandaling nagpahilo sa matandang si Santa. At nang makuha na niya ang kanyang wisyo, ay napagtanto niyang ang salbahing si Grinch ang humaltak sa kanya sa niyebe at nagtali sa kanya ng mahigpit gamit ang maraming rolyo ng lubid. Matapos ay binitbit niya ang nakidnap na si Santa papunta sa kanyang kuweba kung saan kinadena siya sa mabatong pader at hindi makatakas. Ang tawa ni Grinch habang nagkakaskas ng kamay ng may masamang tuwa. Ano ngayon ang gagawin ng mga bata? Alam ko na, magsisiiyakan at sisigaw at magwawala kapag nalaman nilang walang mga laruan kinabukasan ng Pasko. Nagawa ko ng mapatigil sa wakas ang Kapaskuhan! Ngayon, sa inaasahan na sa Paskong gabing iyon, dinala ni Santa kasama niya sa sleigh si Nutter ang Ryle, Peter ang Nook, Kilter ang Pixie at ang munting fairy na nagngangalang Wisp, ang kanyang apat na paboritong katulong. Ang mga maliliit na nilalang ay malaking tulong sa kanya sa pamamigay ng mga regalo sa mga bata. At nang nangyari ang biglang paghaltak sa kanilang amo mula sa sleigh, sila ay mahigpit na nakasiksik sa ilalim ng upuan kung saan ang malakas na hangin ay hindi sila maabot. Ang mga maliliit na immortal ay walang alam na nakuha si Santa hanggang sa lumipas ang matagal niyang pagkawala. Pero sa huli, kanilang napagtanto na hindi na nila naririnig ang kanyang masayang tinig at ang amo na madalas kumakanta at sumisipol sa biyahe, ang katahimikan ang nagsabing may masamang nangyari. Ang munting si Whisk ay sumilip bahagya mula sa ilalim ng upuan at nakitang wala na si Santa at walang sino man ang nagmamaneho ng sleigh. Wow! Sigaw niya at ang mga usa ay sumunod at marahang huminto. Sina Peter, Nutter at Kilter ay nagsitalunan palabas ng upuan at tumingin sa likurang bakas na ginawa ng sleigh. Pero si Santa ay milya-milya na ang layo nang mawala. Anong gagawin natin? Kinakabahang tanong ni Whisk. Lahat ng tuwa at kalikutan ay nawala sa kanyang munting mukha dahil sa malaking kalamidad. Kailangan nating bumalik kagad at hanapin si Boss! Hindi, hindi! Kapag nagtagal tayo at bumalik pa, wala nang matitirang oras para mayatid ang mga laruan sa mga bata bago magumaga. At ikalulungkot yun ni Santa higit pa sa kahit ano! Sigurado akong salbahing nila lang ang kumuha sa kanya. At ang plano niya ay upang sirain ang Pasko. Kaya, ang una nating gagawin ay dapat maihatid natin ang mga regalo. Pagkatapos, hanapin natin si Santa! Ito ay mabuti at magandang plano. Kaya si Peter ang Nook ay tinawag ang mga reindeer at ang mga matapat na hayop ay muli na naman tumakbo palayo at dinaanan ang mga burol at lambak, mga gubat at kapatagan hanggang marating na nila ang lugar kung saan natutulog ang mga bata na nananaginip ng mga regalong matatanggap kinaumagahan ng Pasko. Ang mga munting nila lang ay nananatili sa kanilang misyon na kahit natutulungan nila si Santa sa karamihan ng kanyang paglalakbay, ang kanilang kaibigan ay laging nangunguna at nagturo sa kanila. Pero ngayon, kailangan nilang gawin ang trabahong ito nang sila lamang at hindi nila kilala ang mga bata ng katulad ng si Santa. Kaya't hindi maiiwasan na magkaroon ng mga kakatwang pagkakamali. Nang matapos na nila ang trabaho, pasikat na ang araw.
at ang mga laruan ay naihatid lahat. Kaya bumalik na sila sa Ho-Ho-Ho Valley. Ang mga munting magkakasama ay nag-isip kung paano ililigtas ang kanilang boss. At napagtanto nila na kailangan muna nilang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. At malaman kung nasa na siya ngayon. Nang biglang, sa isang tambak ng yelo, nakita nila na pinapanood sila ni Santa at papalapit ng papalapit. Pagkatapos, ay nagtipon sila sa paligid niya at nagtanong ng nangyari. Ho, 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 ho! Maligayang Pasko, mga kaibigan! Huwag magalala, ako'y ligtas! Inakala ng salbaheng si Grinch na yun na masisira niya ang Pasko sa pagkuha sa akin. Pero hindi niya alam na ang Pasko ay hindi tungkol sa akin o sa mga regalo. Ito ay patungkol palagi sa regalo ni Jesus at ang pagbabahagi ng kaligayahang idinudulot niya sa puso nating lahat. Si Grinch ay sinusundan si Santa at nakikinig ng patago. At napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Siya ngayon ay sumakay sa sleigh at sumama sa selebrasyon ng Pasko kasama sina Santa, Riles, Nooks, Pixies at Fairies. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Wakas!